Binabati po kita, kamahal-mahalan naming Patrong San Francisco at pinupuri namin ang iyong mga kabutihan. Yamang pinangindapat mong kumarito sa amin at damhin ang aming mga kalagayan. Basbasan mo kami, samantalang naririto ka. Antabayanan mo kami, akayin mo kami sa pamamagitan ng iyong halimbawa. Tinatanggap namin ang iyong pagparito ng buong pagsinta ng aming puso. Malaon ang panahon at araw na ikaw ay aming inaasahan. Ibigin mo kaming lagi ngayon at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Ang dumadalaw ay ang ating patron, ang pangalan San Francisco ng Assisi. Itong umaakit at umaakay sa buong mundo na maging malapit sa Diyos. Kaya inaanyahan tayo ng ating patron na maging mapagkalinga, mapagmahal, mapag-alaga sa mga nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ang mananampalataya. Ang simbahang bato, yung simbahang yaan, gusali. Pero ang simbahang buhay, tayo po. At talaga namang sa kanyang pagbabago, maraming narahuyo, naakit at naakay, at talagang napagbago. At sa diwang ito ng ating paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng ating minamahal na patron San Francisco de Assis, magandang makita natin siya bilang ating gabay upang sa ating paglalakbay patungo sa karanasan ng partisipasyon, komunyon at misyon, tayo bilang isang sambayanan, tayo bilang isang lungsod, tayo bilang isang parokya ay tunay na magsisikap na maglakbay sa diwang ito ng karanasan ng partisipasyon, komunyon at misyon. Sa maghapon nga, galing tayo sa iba't ibang mga gawain. Galing tayo sa mga iba't ibang kaabalahan. Kapistahan ng San Francisco de Assis ay isang karanasan na dapat nating pakaingatan sapagkat ito ang magtutulak sa atin patungo sa karanasan ng pakikipagkaisa. Pinagbubuklod tayo ni Tata Kiko. Anyway, magandang umaga sa inyo lahat. Kasama po natin ang Team Gentry. Sa lahat ng activity natin, nagsasama ko po sila. O sabi namin ni Vice at mga ating mabubuting konsehal ng lungsod, baka po pwede, pag tayo nakaupo, mas mapabilis natin yung serbisyo sa ating mga kabayan. Kaya mula ho kami naupo noong July hanggang ngayon, ang ginagawa ho namin hindi ho buwan-buwan. Linggo-linggo na ho kung tumulong tayo para sa inyo lahat. Ho, para hindi na magtatagal. Kung ang misyon ni Kristo ay mag-alay ng kanyang sarili, gayon din ang misyon ng bawat isa sa atin. Mag-alay ng ating oras, kakayahan, talino, talento, kayamanan, at pagkakataon. Hindi para sa atin lamang, kundi para ibahagi. Kaya nga, sa tuwing tayo tumatanggap ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos, ang ating isip dapat umuwi sa karanasan ng pagbabahagi. Anumang biyaya at pagpapala na ating tinataglay ay hindi para sa sarili lamang natin. Ito ay nakatadhana upang ibahagi. Ang buhay ay isang paglalakbay. Kung minsan, tumitigil tayo sa paglalakbay. Pero hindi tayo pwedeng habang buhay na tumigil. Halimbawa na lamang, sa karanasan ng ating edad, hindi natin pwedeng pigilin ang pagdagdag ng edad at taon sa ating buhay.
maghahangad sa isang karanasan ng pakikiisa, partisipasyon. Kung mabuti, doon tayo, sumama tayo, makisangkot tayo. Sa isang buhay na mayroong komunyon, kung saan natin siya matatagpuan, manatili tayo. Kung saan natin siya madarama, pahalagahan natin yun. At kung saan tayo ay magmimisyon. Pero sa tuwing tayo ay pumapasok sa bahay dalanginan, sa pinto ng tahanan ng Diyos, tatandaan natin, ang ating pagtungo sa simbahan ay isang karanasan ng pakikipagkaisa. Ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating hinaharap, ano man ang ating hinarap o naranasan, ano man ang ating kasalukuyan, kapag tayo pumasok sa simbahan, wala tayong ibang direksyon, kundi ang puntahan ng Diyos at makipagkaisa kasama ng iba pang mananampalataya. Magtatapos ang banal na misa, magtatapos ang ating pagdiriwa, pero hindi magtatapos ang ating paglalakbay at pagmimisyon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bayan, at sa buong sanglilikha. Amen.